to all lovely ladies and gentlemen, welcome. Saka pala, bago ako magpatuloy sa aking content, ako muna ay magpasalamat sa aking mga subscribers at sa mga baguhan sa aking YouTube channel. At taus-pusong ako nagpasalamat sa mga taong nanonood at nagbigay ng oras upang mapanood ang aking YouTube channel. At halikayo at tayo ay maglakad at aking main topic ngayon na ano ba ang diferensya sa 1400 complete at 1620 na fertilizer. Yung dalawang uri na yan na fertilizer ay pwede siyang gawing pang basal. Pare-pareho lang ang kanyang epekto pero mayroong diferensya na kaunti. Sabi pa nga ng aking yung nasira kong tiyahin, sabi niya ayaw niya sa 1620 dahil matigas daw at saka matagal malusaw. Pero yung doon siya talaga nahihilig sa 14 complete. Dahil yung 14 complete, malaki ang butil at kahit isilin mo siya ay madali siyang madurog. Madali siyang ma-absorb agad ang kanyang nutrients doon sa bagong lipat na tanim ng palay. Dahil within 24 hours, yung 14 complete ay 1400 ay malulusaw na siya at maramdaman agad ng bagong lipat tanim na palay na mayroon siyang nutrients na makukuha. Sa pagbasal naman, yung 14 at 1620 ay mayroon siyang mga hinahalo na iba pang pesticide ay yung insecticide. Ang kadalasang hinahalo yan sa dalawang uri na fertilizer ay yung bayonet. Yung bayonet kasi ay panglaban yan sa anti-snails at anti-slugs. At yung furadan o lead force, o yung lead force at saka furadan ay pare-pareho lang sila. Pero nauna yung brand na furadan kumpara sa lead force. Ang main purpose ng lead force at saka furadan ay pag-eliminate doon sa mga underground insects katulad ng mole cricket. Dito yan siya maganda sa mga paligid-ligid, sa mga edges ng mga mini dikes. Dahil yung natuyo na lugar na yan ay dyan nakatira yung mole cricket. Pero mas mainam na yung tatlo na yan, pag ikaw ay nagbasal, ay ihahalo mo siyang tatlong ingredients na yan. Yung 1400, yun ang haluin mo. At dito naman tayo sa 1620 ay magkasing tulad din ng effectivity sa 14 complete. Yung 1620, pare-pareho lang sila ang epekto. Pero mayroon siyang diferensya na kaunti. Matagal siyang malusaw kumpara sa 14. Pero yung dalawa na yan ay pang pagkatapos talaga ng paglipat tanim ng palay, yun ang ginagamit sa pangbasal. Yung iba gumagamit ng 1620 katulad ng aking mama ay 1620 ang ginagamit. Pag walang 1620, doon siya sa 14. Ang 1620, matagal siyang malusaw kumpara doon sa 14. Pero pareho lang sila ang effectivity. Lalo na paghaluan mo siya ng dalawang ingredients pa, yung leaf ay yung bayonet at saka lead force o furadan. Yung lead force at saka furadan ay pare-pareho lang sila pero mas nauna yung furadan kumpara doon sa lead force. So yan lang ang aking maitapik ko ngayon sa between the difference of 1620 and 14 complete fertilizer na panghalo sa panahon ng pagbasal. Ang pagbasal kasi, pagkatapos mo ng pagtanim ng palay o yung transplanting o ano pa man dyan, habang wala ng mga tao nagtrabaho dyan sa rice paddies, ay pwede ka na mag-sprinkled na mga fertilizer. Depende sa'yo kung ano ang iyong nagustuhan, yung 1620 o 14 complete o 1400. At pagkatapos niyan sa pagtanim ng palay o yung lipat-tanim ng palay, hindi ka na pwedeng maglagay ng tubig in and out. Kung mayroon man siyang tubig na nakapasok dyan sa iyo, huwag mo na siyang palabasin doon sa kabilang gilid neighboring farmers. Dahil yung nilalagay mo na fertilizer na pangbasal ay mapunta lang sa kanya doon. Lalo na pag yung fertilizer ay nalusaw agad. Lalo na yung 14 complete ay madali siyang malusaw. Kailangan talaga na i-secure mo lahat yung mga mini dike na walang tagas. Hanggang dito na lang.
This is your Yuyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.